So magandang araw po sa inyong lahat, ano? So gaya nga ng napag-usapan natin dun sa meeting natin sa Baguio, i-clean up natin ang DepMed email. So dahil nga mag-start na tayo ng migration, kailangan lahat ng teacher nakaayos o meron sila dapat na DepMed email para masama sila sa migration natin from Google to Microsoft. Ang problema natin, marami sa atin ang mga teacher ang wala pang email. At yung iba naman, nakalimutan nila yung email nila. So, gaya nga na nasuggest kong solution sa inyo, magkakaroon tayo ng mass uploading ng email na ipapadala ko sa inyo yung link ng file. So, sa baba nito, ando doon yung link ng file na yung Excel file na i-download mo. Mamaya, i-explain ko kung paano gagawin yon. So, andi dito yon. Kung bubuksan natin yung ano ko dito, ito siya, userdata.deped.gov.ph mass upload template. So, bubuksan ko yan. Meron siya dito ang first name, last name, email address, password. Dito naman yung remarks. Sabi ko sa inyo, lahat ng merong email o lahat ng employee ng DepEd, mag-start tayo sa school, division office, region, i-compile natin dito sa pinadala kong template. So, pag meron na siya, halimbawa, tatry ko yung sa akin, Lance Mendoza, so automatic ang email ko nyan ay lance.mendoza@deped.gov.ph. So, yan yon. So, dito, dahil ginagamit ko yan, ang ilalagay mo ay active. Ha? So, paki-case sensitive na lang po. Yung active na nilagay ko rito is capital letter. Dapat po, pag sinubmit nyo sa akin yung template, dapat po, explain nyo rin sa mga ICT coordinator nyo na yung active dapat ay capital letter. Ibig sabihin yan, ginagamit ko yung email na to. Itong napindot ko. So, itong lance.mendoza, active yan. So, ginagamit ko yan. So, hindi mo na siya lalagyan ng password ngayon. Kasi nga, active siya. So, halimbawa, si Pedro Penduko. So, automatic yan, pedro.penduko. Kasi wala, bago lang si Pedro, wala pa siyang email, so automatic yan, at deped.gov.ph. So since bago pa lang siya, bibigyan mo siya ng default password, kasi nga mass uploading tayo. So lalagyan mo siyang deped1234. Then dito, wala ka nang ilalagay na remarks, ha? Tandaan mo, pag ang individual o yung subject natin is new or recept, lalagyan natin ang password. So, ang magiging default natin is deped1234. So, wala tayong ilalagay sa remarks kasi nga, hindi naman niya nagagamit to. Is either na si Pedro, bagong email, or nakalimutan niya yung password niya. So, dito sa remarks, wala tayong ilalagay dyan. So, ganun lang kasimple. Ang pipilapan lang natin, first name, last name, email address, password, pag reset or new applicant. Iulitin ko, ha, maglalagay lang tayo ng default password pag ang teacher ay bago o nakalimutan niya yung password niya. Pag pinapareset niya, lalagyan natin ng default password para pare-pareho lang sila, mabilis natin itong i-upload. Babaguhin na lang nila. Kasi ang default ko niyan, upon uploading ko nito, deped1234 ang password nila, automatic, babaguhin nila yon. Sasabihin ni Google na ginagamit mo ang default password, kailangan mong baguhin para sa'yo. So, babaguhin nila yon upon signing. So, wala po tayong ilalagay sa remarks. Ang maglalagay lang tayo ng active kung ang user ay ginagamit niya yung email address. Maliwanag po yun, ha. Ulitin ko, maglalagay lang tayo ng active
pag ang user ay active o ibig sabihin ginagamit niya yung email. So hindi natin siya lalagyan ng password. Kasi po pag in-upload ko po yan, tatanggalin ko po lahat ng active. Pero isi-save ko po yung copy para po meron tayong copy. Kasi ang mangyari, ito na yung magiging template natin pag nag-migrate tayo kay Microsoft. Dahil kung gagamitin natin yung database ni Gmail, marami pong doble-doble doon. So at least dito, we can utilize siguro 90% accuracy. Kasi po, manggagaling po ito from school to division level, iti-check ng ITO, to regional level. Tapos ang magsasubmit po sa akin, ang region. So ang gaya po na napag-usapan natin sa Baguio, ang tinatarget ko po ito within 21 days. So kailangan po within 15 days, nasa akin na po itong mga to. Bali, FIFO tayo. First in, first out tayo. Yung unang region na magpapasa sa akin, yun ang una kong ipaprocess. So maliwanag po tayo ha. So ulitin ko ulit. Pagbago o reset, wala siyang remarks. Kasi babaguhin natin yon. Pag active, meron siyang remarks dito na active. Ibig sabihin, ginagamit niya. So maliwanag po tayo doon. So ngayon po, i-download nyo na po tong template na to. Nasa baba lang po. Nasa baba lang po yung template. So ang mangyari, from school, kukolektahin ni school lahat ng name ng teacher niya. Ay ni kukolekta, tama. Ang gagawa nun yung ating ICT coordinator, kukolektahin niya to. Kukolektahin niya to lahat. Then, ilalagay niya kung active ba yun o need reset. Pero kung meron kayong iba na mas madaling paraan, gaya na nabanggit natin sa Baguio, na meron sila sa PSIOP, something like that, yung sa accounting nila, kukunin na lang. Kung alin po yung mapapadali kayo. Pero as much as possible, nare-recommend ko po na yung data sana ay manggagaling sa ating school. Kasi po alam nila lahat ng teacher doon. So, mas maganda po from mula sa school, isasubmit sa division office, ibabalidate ni ITO kung tama ba yon, then isasubmit natin sa regional office with proper document po yon. So si principal, sinubmit po to ni ICT coordinator, dapat po nakasign si principal para po tama. Ibig sabihin, valid po yung sinasubmit niya. Wala pong dagdag, wala pong bawas. Ganon din po pag sinubmit po sa division office. Pag sinubmit po ni ITO sa regional office, meron po siyang firma din. Meron din po siyang firma ni SDS papunta kay regional office. So pagdating po kay regional office, yung regional ITO natin, ipaprocess po niya yan at ipapadala niya po sa akin. Yun po ang una. Ang una pong magpapadala, yun po yung ipaprocess ko kaagad. So, naintindihan po, no? Kung may question po kayo, mag-comments lang po kayo sa baba o i-PM nyo lang po ako para sa ibang information. For now, yun lang po muna. So, ito pong template na to ay meron po tayong link sa baba. So, paki-click lang po yung link para ma-download. Then, i-distribute po natin sa ating mga school para po magawa ng ating ICT coordinator. Ang gaya po ng sinasabi ko, ang target po natin ito ay 21 days. So, kayang-kaya po natin yon, saglit lang po yon. Lalo na po, may mga record na po tayo ng mga features natin. Kailangan lang po natin ay ma-clean up. Ma-clean up po natin yung ating email database. So, may mga nagtatanong, ano, sa gaya ng tinanong sa Baguio, sir, paano yung teacher ko? Wala naman sa dashboard ko. Pag nag-submit ba ako nito, automatic ba mapupunta na siya sa dashboard ko? Pasensya na po kayo, pero wala pong ganong mangyari. Hindi po mangyari kasi po, yung pag-assign ng pangalan ng tao o ng teacher doon sa dashboard mo, sa dashboard ng mga ITO, is manually pong ginagawa yon. May sinubukan akong mga ibang way para mapagana siya, pero wala po, hindi siya gumana. So, pasensya na po kayo. Yung automatic assigning sa dashboard nyo ng individual teacher, hindi po posible dito. So, kaya pong ginagawa ko, magkaroon po tayo ng isang flat database ng mga email ng teacher natin na may kopya din po kayo, may kopya din ng region, may kopya din ng school. Para po ito po yung isasubmit, ito po yung gagamitin nating basis para po sa migration natin sa Microsoft.
So, palagay ko maliwanag na, no? Inulit-ulit ko na. So, sana po, I'm expecting na within 21 days, ma-process natin 90% ang ating mga email. Para po lahat ng teacher natin, may sarili na silang email at maayos po natin. Para po, pagdating ng migration natin sa Microsoft, so okay na po tayo. So, sige po, hanggang sa muli. Kung may question po kayo, mag-comments na lang po kayo sa baba. Maraming salamat po.